Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, pag-uusapan natin kung saan ka pwedeng mag-apply, ano ang mga job site na pwede mong puntahan. Naranasan mo na bang pumunta sa isang science park kung nasaan yung madaming company? Then magtatanong ka kay manong guard kung ano yung mga job hiring ngayon. Then magpapasa ka. After nyan, maglalakad ka. Punta ka ulit sa iba pang company. Then magpapasa ka ulit. Napakahirap. Talagang sa init. Kailangan mong maglakad habang mainit. Magpasa. And then uuwi ka. Minsan wala pang result kung tanggap ka ba doon sa mga inapplyan mo or pinagpasahan mo ng resume. But dito sa pagiging virtual assistant, lahat ay online. So yung job hiring makikita mo sa online at kung magpapasa ka ng yung resume ay online din. So ano nga ba ang mga site na pwede mong pagpasahan o pwede mong pag-applyan? Pauna lang, ang lahat ng sasabihin kong job site ay hindi ranking. So maaari yung una kong sasabihin ay panglima lang sa iba. So magfo-focus tayo dito kung ano yung mga job site para matulungan natin yung iba na makahanap ng trabaho. Sa lahat ng job site or lahat ng platform, magsisimula ka sa pag-create ng iyong account. So kung napanood niyo yung mga nauna kong video, so una sinabi ko nga na pwede ka mag-create ng account. And then meron din akong pangalawang video kung anong job employment ang gusto mo. Kung ikaw ba ay part-time, full-time, at freelance. Meron din akong nabanggit sa mga nakaraang kong video na pwede kang bayaran by hourly paid or fixed rate. So doon nagsisimula lahat. So mag-create ka ng account, mag-build ka ng iyong portfolio, and then pwede ka na mag-submit ng iyong resume. Unahin natin si Upwork. Si Upwork, pag sinabi mong freelance, sikat na job site si Upwork. Si Upwork ay maraming ino-offer na trabaho. Iba't ibang klase ng trabaho. Dito, kapag mag-a-apply ka, tinatawag dito ay pag-submit ng proposal. Pero bago yan, kapag nag-create ka ng account, mabibigyan ka ng free connects. Ang connects ay kailangan mo sa pag-a-apply ng trabaho dahil yung mga job hiring ay nagre-required ng mga connects. So kung mababa ang connects mo or kung wala ka ng connects, hindi ka makakapag-apply. Dahil yung mga trabahong naka-post o yung may hiring or vacancy, sila ay nagre-required ng connects. Merong 4, 6 connects, 1 connect kapag mag-a-apply ka. So dito, magsasubmit ka ng yung proposal. Proposal kasi may bidding. Yes. Halimbawa, ang offer ni client dun sa trabaho ay $4 to $12. So, pwede kang mag-bid dun sa range na yan. So, pwede kang mag-4, pwede kang mag-5, 12, depende. Maraming nag-a-apply sa isang job post. So, pagandahan na lang yun ng bidding, ng proposal, ng cover letter. Then, swerte mo kung ikaw. Kaya lang dito sa Upwork, meron siyang service fee. So, halimbawa, yung $10 sa proposal mo, makukuha mo na lang is $8 dahil may 20% na service fee si Upwork. Try 5 to 20 depende sa earnings mo. So ngayon, babakita ko sa inyo kung paano mag-submit ng proposal. Sa video, sa halimbawa, ito yung ating pipiliin na trabaho. Ayan, pag-click nyo yun, makikita nyo yung 6 required connects and then yung pinaka-details ng trabaho. And then, pag inakyat nyo siya, pag clinic nyo yung submit proposal, makikita nyo dyan yung sinasabi ko na kanina, yung terms o yung pagbibid mo. Kung halimbawa, sa example, $10 per hour, so makukuha mo na lang is 8. Pwede mo rin siyang baguhin. So, gawin natin siyang 4. So, makukuha mo na lang is 3.20 per hour dahil may 80 na service fee. And then, maglalagay ka ng cover letter mo and then submit proposal. So, ayan si Upwork. So, next natin naman is si onlinejob.com.
PH. Si onlinejob.ph ay isa din sa sikat na online job site dito sa Pinas. So, nagkoconnecto ng mga client outside, pati yung mga Pinoy, halos karamihan dito is Pinoy. Ito rin yung ginagamit namin kapag kami ay nag-hire ng tao. So, nagpo-post din ako dyan. So, ang gamit ko dyan ay isa akong employer at isa naman akong employee. So, job seeker din ako and then nagpo-post din ako ng trabaho pag kailangan namin sa company. So, si onlinejob.ph, ang kagandahan dito, free ang account at walang service fee. Kaya lang dito sa onlinejob.ph, kung si Upwork ay nangangailangan ng connects, dito naman ay kailangan mo ng mataas na ID score. So, paano ka naman magkakaroon ng mataas na ID score? The more na madami kang information na maibibigay kay onlinejob.ph to prove your identity, mas mataas yung ID score na makukuha mo. So, ganun din, yung bawat trabaho dyan ay nagre-require ng ID score para makapag-apply ka ng trabaho. So, magkakaroon na din tayo ng isang example ng pag-submit o pag-apply dito sa onlinejob.ph. Ayan, sa onlinejob.ph makikita nyo full-time, part-time, freelance. So, kung susubukan natin yung unang example ng video, pag-click mo yan, makikita mo ulit dyan yung details ng trabaho. So, nangangailangan ng 50 na ID proof. Ayan, and then pwedeng apply for this job. Pag nag-click mo yan, pwede ka nang magbigay ng cover letter or message kay client, contact info, and then send email. Ang pangatlo natin ay ang LinkedIn. Sa LinkedIn ito ay networking platform for professional. So, para rin siyang social media na pwede kang mag-upload ng pictures, ng videos, mag-scroll ka ng mga news feed, but of course, you have to keep it professional. Marami rin ditong job listings na pwede mong pag-applyan at marami ding mga free courses na pwede mong i-take. So, papakita natin ngayon ang example kung paano mag-apply or magpasa ng application sa LinkedIn. Yan, so makikita niyo sa video, parang nga siyang social media na may mga news feed sa maghahanap tayo ng trabaho. Ayan, so may mga results, napakadami. So, example natin ay, halimbawa ito, Amazon Operation Team Lead. Pag clinic mo yan, makikita mo yung information ng trabaho. See more for the job descriptions. And then, ayan, reach out for the job poster kung sino yung pwede mong kontakin. And then, i-click mo lang yung apply on LinkedIn. And then, yan, contact information, resume upload. And then, next mo lang, that's it. Ang ika-apat natin, or ang next natin na site, ang Fiverr. Ang Fiverr ay iba naman sa mga nauna kong nasabing job site. Sa Fiverr, ikaw mismo magpo-post ng service mo at si client naman ang lalapit sa'yo. And then, kapag merong nakagustong client sa'yo, yun ay tinatawag mo na order. Sa order, pwede na kayong mag-discuss ni client for more details ng trabaho mo. So, dito din, si Fiverr ay meron ding commission na 20%. So, halimbawa, ang binayad sa'yo is $5, ang mauuwi mo na lamang is $4. Actually, yung Fiverr account ko ay hindi pa siya tapos. I don't have time yet to finish it. But, papakita ko kung ano yung itsura ng platform ng Fiverr. Ayan, so sa Fiverr, pag in-scroll mo yan, iba't ibang klase ng trabaho. So, ganito yung magiging setup or magiging itsura ng iyong pagpo-post ng iyong service. Ayan, so pag halimbawa natin itong una, pag-click mo yan, nandiyan yung pinaka title niya. And then, yung description about sa gig kasi yung tinatawag dito, yung sa pagpo-post mo ng trabaho. And then, yan, pag-click mo yung profile mo, makikita mo dyan yung manage orders. Yun yung kapag meron ng client na nagkagusto sa'yo or naging interesado dun sa service post mo. Okay. So, ayan si Fiverr. So, napakaraming job site na pwede mong applyan. So, magsisimula pa rin yan, gaya na sinabi ko,
sa pagka-create ng account. So, gandahan nyo yung paggawa ng account, yung experience nyo doon, yung portfolio nyo, yung resume nyo. Kung meron kayong mga certificate, pwede mong ilagay doon. Alam nyo, kapag ikaw ay nakapag-build up na or maganda yung portfolio mo, mismong si client ang lalapit sa'yo or magme-message sa'yo. Nakaranas ako niyan. So guys, nasa sa inyo na yan. Nasagot ko na, lalo naman sa mga nagtatanong sa akin, saan ba? Paano ba ako mag-a-apply? So ito na yung video na sagot sa tanong na yon. So kayo na ang bahala. Happy hunting ng mga trabaho. Just since I hope makakuha tayo. At guys, paalala, hindi ibig sabihin na kapag pasa ka na is magkakaroon ka na kagad ng trabaho. You have to wait for the perfect time. Kaya lang, kailangan mo naman kumilos na. Dahil hindi yan yung hihintay ka lang, hihiga ka lang, darating ang trabaho sa'yo. So you have to do your part and then let's see. I hope makahanap tayo ng trabaho. I hope you like this video and thank you so much for watching. Bye!